Bongbong Marcos. Isn't his father? He was my number one enemy. Nakahanda na ang mga pulis sa Davao upang asistihan ang Senate Sergeant at Arms sa pag-aresto kay Apollo Kibuloy. Ayon kay Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Alden Delbo, sa ngayon ay wala pa namang nakikipag-ugnayan sa kanila mula sa Senado ukol dito. Sinabi pa ni Delbo na mayroon din silang mga contingency measures sakaling sumugod ang mga supporter ni Kibuloy. Gayunman, payapaan nilang isisilbi ang warrant of arrest ni Kibuloy kahit na umarang ang mga supporter nito. Nagpahayag ng buong pagsuporta ang Moro National Liberation Front kay Pastor Apollo C. Kibuloy kasabay ng selebrasyon ng 56 na founding anniversary ng Moro National Liberation Front Davao City State Revolutionary Committee. Ang pagpapahayag ng suporta ng samahan para kay Pastor Apollo Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na kilala bilang isang individual na may malaking respeto at kumikilala sa paniniwala ng ating mga kababayang Muslim sa ganap na pagtitipon, inihayag ni Attorney Emmanuel Fontanilla na bilang abogado, hindi nila nakikita ang anumang bahid ng katotohanan ng mga ibinabato kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Anya, nakakulungkot na ginagamit ang Senado para mag-akusa ng mga inosenteng individual. Dahil dito, nagpahayag din ng ating mga kababayang Muslim ng MNLF na kahandaan itong lumaban para sa katarungan kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa huli ang kanilang panawagan sa kasalukuyang pamahalaan, katarungan para kay Pastor Apollo C. Kibuloy at pagkakaisa para sa taong bayan. Nagpapakita lang na kahit ang mga Muslim, itong mga revolusyonaryong ito, hindi nila nagugustuhan ang mga kilos ng chairperson na yan. Ito ang reaksyon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa pagsuporta ng Moro National Liberation Front o MNLF sa Davao City kay Pastor Apollo C. Kibuloy, kung saan handa umano silang lumaban para sa katarungan ng butihing pastor. Kaugnay nito ng mga isinagawang pagdinig sa Senado ng Komite ni Rizal Tiberos, kung saan tila guilty na ang butihing pastor mula sa akusasyon ng kanyang mga witness na ayon sa ilang miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ ay bogus. Hindi naman mawari ni Attorney Panelo ang pananahimik ng ilang mga senador na hinahayaang masira ang imahe ng kanilang institusyon sa mga ginagawa ni Ontiveros. Ang hindi ko maintindihan dyan sa Senado, huwag kayo magalit. Alam nyo naman na mali ang ginawa ng kasama nyong senador. Ang iba sa inyo ay tahimik, lalo na yung mga abogado dyan. Magsalita kayo, huwag niyong sirain ang institusyon niyo by allowing a member violating the constitutional rights of a person, that of Pastor Apollo C. Kibuloy. Dapat po magsalita kayo. Samantala, babala ni Panelo kay Ontiveros. Alam ko kung saan ka pupulutin, Miss Risa. Pupulutin ka sa kangkungan ng kasaysayan. Doon ka pupulutin. Pag tinuloy-tuloy niyo yung pang-aapi niyo, yung persecution na ginawa niyo, maniwala kayo. Yung mga Diyos ng tadhana, naghihintay lang ng tamang panahon para kayo ay maparusahan. Ikaw bilang Pilipino, payag ba kayo na maaresto si Kibuloy? Isulat ang inyong reaksyon at komento. In the course of law, to confront his witnesses in public. So, kung ikaw may atraso ako sa iyo, o ayaw mo sa akin, putain, harapin mo ako, sabihin mo kung ayaw, ano ang kasalanan ko sa iyo at sabihin ko sa iyo kung gaano ka sa akin. Good. Ganyan ang mga matatapang. Pag kinumpronta ka, kailangan, puta, hindi sa YouTube lang. Kailangan magaling kayo umilag kapag nakita-kita tayo sa personal. Sinasabi ni PRD dito, kapag ako inakusahan mo, siguraduhin mo na kaya mo kong harapin. Dahil kung inaakusahan mo ko tapos tagtatago ka, takot ka, ibig sabihin nagsisinungaling ka. Yun. Bakit mo ako gagawa ng supot? Hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga testigo ni Senator Rizza Ontiveros na tanggalin ang kanilang mga maskara dahil ito ay naayon sa konstitusyon ng Pilipinas. Ayon kay... Ba't ka ba nagmamaskara kayo? Una sa lahat, mga pasikat naman kayo. Anggalin niyo yung mga maskara niyo para malaman ng tao kung gaano kayo kasinungaling. Ah, ito pala yung kapitbahay ko. Ito yung sinungaling sa Senado. Ganun.
Kaya kayo nagtatakip ng mukha kasi nga alam niyo for a fact na yung mga sinasabi niyo, yung mga inyong mga sinasabi patungkol kay pastor, eh alam niyo pare-parehas na peke yan, gawa-gawa lang ng mga nag-utos sa inyo yan. Oy, tandaan ninyo ha, ito sa mga tumitistigo diyan sa Senado. Oh, darating ang panahon na pupunta sa korte yan at kayo ay tatayo sa witness stand. Pagtayo nyo sa witness stand, pag kayo ay sumumpa doon na magsasabi kayo ng katotohanan at tamang katotohanan lamang dyan sa Senado, mga senador, mga sinungaling tao dyan eh. So pag nasa korte na kayo at kayo ay sumumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang at kayo ay nagsinungaling, maniwala kayo, hindi ang makukulong yung mga nag-utos sa inyo dyan, nagbayad, nag-utos or whatsoever. Hindi po sila kayo. Kayo ang babalikan ni pastor. Tandaan ninyo ha, kayong mga tumitistigo against kay pastor. Napakaraming pera ng Kingdom of Jesus Christ. Babalikan nila kayo at sisiguraduhin nila na yung inyong mga ginagawa ngayon. Hindi na aantayin ng kingdom na makarating kayo sa langit bago kayo husgahan. Dito pa lang sa Pilipinas, sigurado kayong mahuhusgahan kayo kahit saan kayong lupalop magtago. Lahat ng mga ginagawa niyong kasinungalingan sa ngayon, kaya nasa witness protection program kayo ng napakahabang panahon, ibigay man ng mga nasa gobyerno yung pangangailangan nyo, hindi habang panahon kaya nila kayong buhayin. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Pag yan dumating sa korte at tumayo kayo doon at hinarap nyo na yung mga abogado nila, hindi na yan katulad ng Senado na kayo lang ang nagsasalita. Pagdating doon, iko-cross-examine na kayo ng mga dekampanilyang abogado nila. Kaya humanda kayo. Ang makukulong dahil sa pagsisinungaling, hindi yung mga nagbayad at yung mga handler nyo. Kayo mismo, sinabi ni Pastor yan, hinding-hindi ako magpapa-areglo. Darating ang panahon, kami naman yung magdidemanda. We will destroy them in court. Yun yung eksaktong sinabi niya. Kaya akala nyo yung ginagawa nyo ganyan ngayon sa Senado? Akala nyo habang buhay ganyan? Ilan ng mga testigo sa Senado ang nagtatago ngayon? Nasaan si Las Cañas? Nasaan si Matubato? O tandaan ninyo yung ano na yan, ha, yung witness protection program na binibigay nila, hindi po yan panghabang buhay. At yan pong witness protection program na yan, nakatago kayo, hindi kayo talaga pwedeng lumabas. Akala nyo, baka mabubuhay kayo ng masarap habang nandiyan kayo sa pangangalaga nila, hindi. Hindi, kaya yari kayo, kayong mga testigo, ikaw, alias, ano mo yun, alias Rene. Ikaw, Amanda, at kung sino pang mga ano dyan, testigo dyan, humanda kayong lahat. Dahil kapag ka, hindi nyo napatunayan na may kasalanan si pastor sa korte at binalikan kayo niyan, Diyos mio. Kahit lumuha kayo ng dugo, maglakad kayo ng nakaluhod mula Luzon, mula Apari hanggang Hulo, putya, hindi kayo kayang patawarin ni pastor, tandaan nyo yan. Si Duterte dapat harap-harapang magsalita ang mga testigo na hindi itinatago ang kanilang mukha, lalo na mabibigat ang mga akusasyon na kanilang ipinapataw laban sa buting pastor na si Pastor Apollo C. Hibuloy. The Constitution says to confront witnesses. How can you confront the witnesses even if it is not a court of law? Still, accusations are made in the Senate. Daan nyo ha? Speaking of ebidensya, binigyan po kami ng sample na ebidensya ni Pastor Kibuloy. Sabi niya, tingnan niyo to. Rene, walang hiya ka, dalawang beses ka palang nag-apply. Dalawang beses ka nag-apply, hindi ka natatanggap. Oh, tapos nung panghuli natanggap ka, tapos binalasubas mo pa. Kaya humanda ka rin eh. Napakarami nilang ebidensya laban sa iyo. Maaaring ngayon, kaya kang suportahan ni Risa Ontiveros kasi senador pa siya. May power pa siya. Paano pag hindi na nanalo yan? Putang ina, nasan na kayo pupuluti ngayon? Ang sarap-sarap ng buhay nyo noon. Napakasarap ng buhay nyo. Imbis na makakabalik pa kayo sa kingdom, wala na. O kaya humanda kayo. Napakarami yung pinagsasabi doon na palpak. Tingnan mo ha.
O pag pumunta sila sa Prayer Mountain, ituturo sa iyo saan ka naka-station dito. Dito po. O saan mo nakita yung nagbigay ng baril? Doon po, putya. Eh bakit ganun? Eh walang record na nagpunta si Inday Sara dito at pag dininay ni Inday yan, wala akong record na nagpunta ako. Ibig sabihin, nagsinungaling ka na binigyan sila ng baril. Doon pa lang, putya yan. Pagdating niyo sa ano, pagdating niyo sa korte, patay ka. Patay ka kapag ang nagtanong sa iyo, abogado na nila. Mantakin mo si Pastor Kibuloy, ready siya. Pag tinanong siya ng mga abogado nyo, sigurado ako matasagot niya. Inahaya nga niya ng debate si Ontiveros. Pero imaginein mo pag kayo na yun nandoon sa witness, na ilagay niyo lang sa ano yun, na manonood naman siguro kayo ng pelikula, nanonood kayo siguro dito, no? O gigisahin kayo doon. Dudurugin kayo doon. At kapag ka nalaman nila na nagsisinungaling kayo, patay kayo. Patay kayo talaga. Sigurado, perjury. Mayroon pong kulong yan. Sa Amerika, mga bossing ha, sa Amerika, ang perjury po ay isang pagsisinungaling sa korte is equivalent to 6 years in prison. Hindi ko lang alam dito. Boss Dada, si Pastor po ay marunong magpatawad. Full-time worker. Palagay ko ito hindi. Kasi sinabi na ni Pastor yan eh. Nagtatry na daw ang Amerika na makipag-ano sa kanya eh, na makipag-settlement sa kanya, hindi siya pumayag. Sobrang sakit nito. Para sa isang religious leader, sabihin mo manyakis siya. Para sa isang religious leader, sabihin mo na siya ay rapist. Tandaan ninyo ha, kayong mga nagko-comment-comment dyan ng manyakis, rapist, antayin nyo lang matapos tong kaso na to, tapos tawag-tawagin nyo pa siya na ganyan, putya, papahunting kayo nyan sa mga abogado niya. Maniwala, ang daming pambayad ni pastor ng abogado, maniwala kayo. Ayaw manda kayo, ikaw ninyo. Ano ka na? Markado ka na kay pastor, yari ka. Oh, kaya tayo nananawagan kay pastor, eh. Sana eh, tuluyan mo yung hinayupak na yan. Which is an official organ of government and testimonies as a place under oath. Yeah. Tapos lagyan mo ng supot. Di pa payag niyan. Kulungin mo na akong kulungin. Pagdating ko doon sa Munting Lupas, di pa payag niyan. Sabihin ko sa iyo, you read the Constitution. What does the Constitution says? Does the Constitution says that you can make the accusation in public under a support over your face? Inihalin tulad din ng dating Pangulo ang mga testigo ni Ontiveros sa isang makapili na ikinukubli ang ulo gamit ang bayong habang itinuturo ang mga kapwa Pilipino. O tandaan nyo ha, mga witnesses, kayong mga witnesses. Kapag nila sinalang na po kayo sa witness stand, wala na si Rizal Ontiveros dun. Wala na abogado nyo at saka abogado ni Pastor. Siguraduhin nyo na kaya nyo kumuha ng mamahaling abogado dahil kung hindi, naku po. Naku po, maniwala kayo. Kaawa-awa kayo. Kayong mga nag-aakusa ngayon, naku po, kaawa-awa kayo. Babalikan kayo ni Pastor lahat. Siguro naman ang galing kayo sa kingdom, alam nyo naman siguro kung gaano karami ang kalawak ang resources ng kingdom. Nakita mo ginawa nila sa bundok, ginawa nilang maayos. Nakita mo ginawa nila sa kanilang sanlibutan, ginawa nilang, nakita nyo yung kingdom. Pucha, ganun karami ang pera nila, maniwala kayo. Kung pinraject lahat ni Pastor Kibuloy yan, sigurado ako nakaproject na din kayo sa kanya. By then, sabi ko nga sa inyo na kay Pastor ang huling halakhak. One thing that really that bothers me most is yung may magtistigos na nakakover. Parang hapon, during the Japanese time, may mga itong mga idiot na treasonous maglagay ng supot tapos magturo kung sino yung anti-Japanese. It's an anathema to me. I will never allow it. Ako sa totoo lang, sabihin ko,
kung sino man ang witness mo, tanggalin mo yung supot mo. So tanggalin mo yung supot mo, confront me kung ano ang kasalanan ko in front of the world. Amen. Hindi ito panahon ng hapon, magsabi ka, sige, mag-testi po kayo. I will invoke the Constitution, and if you want, I will just walk. Sabihin ko kay Pastor, lumakad ka, Pastor. Pag inaresto ka, magsuntok ka na muna tayo dito. Para kay Duterte na dati na ring naging fiskal, sa mahigit kumulang 10 taon, kung ang dahilan ng pagtatakip ng mukha ng mga testigo ay dahil sa natatakot sila na malagay sa panganib ang kanilang mabuhay, ay nariyan naman ang gobyerno para protektahan sila. The state must protect the witness of Ontiveros. Pag sinabi niya PNP, provide 1 battalion to protect. Yon, ang pinupunto dito ni PRD is hindi mo kailangan takpan yung mukha mo. Bakit? Kasi nasa batas natin na kung ikaw ay testigo at nasa Senado ka, dapat protektahan ka ng Senado at may power ang Senado na tumawag sa PNP, sa military, para bigyan ka ng security. Kahit ilang batalyon yan, 100 sundalo kung kailangan dahil nga ikaw ay testigo ng Senado. So kung ang kinakatakot nyo lang is yung security ninyo, eh kayang ibigay ng Senado yun sa inyo. Kaya kayo mga nakatakip ang mga mukha ninyo. Kaya nakatakip ang mga mukha ninyo kasi nagsisinungaling kayo. Kasi mali yung sinasabi nyo. Gusto nyo na hindi makita ang mga mukha ninyo dahil alam nyo na mali yung sinasabi nyo para kapag ka nakahalubilo kayo sa mga normal na tao, hindi kayo makilala. Ganun yun. Kasi kung ako, totoo yung sinasabi ko, proud ako, ipapakita ko yung mukha ko. Ako ang magpapabagsak sa'yo, Pastor Kibuloy. Kung talagang demonyo si Kibuloy, magpapakita ako ng mukha. Kasi alam naman na niya yung mukha mo, kilala ka naman na niya. Bakit mo pa tinatago sa kanya yung mukha mo? Alam mo kung saan tinatago nitong mga animal na to yung mga mukha nila? Sa madla, sa mga tao, kasi ayaw nila na makita nila na habang sila ay nagsisinungaling, matandaan yung mga mukha nila. At pagdating nung panahon na sila ay mapatunay na nagsisinungaling, eh hindi sila makilala na sila yung sinungaling dyan sa Senado. Yun mga bossing. O kasi kilala na kayo ni Pastor, lahat ng mga taga Kingdom Nations, kilala na kayo, yung mga mukha ninyo kilala, may mga picture nyo nga pinakita na sa amin . O so hindi kayo nagtatago kay Pastor, nagtatago kayo, kasi tinan mo ha, kung gusto kayong ipapatay ni Pastor, alam naman niya yung mukha mo, may mga picture naman kayo dun sa Kingdom, ibibigay niya lang yun dun sa papatay sa inyo. Kaya kayo nakatakip dyan kasi alam nyo sa mga sarili ninyo na kayo ay napag-utusan lamang. Diba? Sasabihin, kaya nga siya nagtatakip. Nagtatakip nga siya para hindi siya mamukhaan kasi delikado sila sa labas. Ano sa tingin nyo? Hindi sila kilala ng mga yan? Kasamahan nila yan sa loob? Kung ako, kilala ko yan. May picture, nakita ko na yung mukha niya . Kung magbabayad ako ng didisgrasyang tao dyan, bibigay ko lang yung picture niya. Hindi naman habang buhay, nakasalamin at saka naka-face mask siya. O, di ba? Logic? May punto ba tayo ron? So, nagtatakip sila ng mukha para hindi sila mamukaan ng mga nanonood sa buong mundo. O, at kung sakaling mapatunayan silang mga sinungaling, yung mga taga-kingdom lang ang nakakakilala sa kasinungalingan nila, hindi yung buong Pilipinas. Takot sila mga bossing. Take this witness, ang PNP kailangan must make sure na pag namatay itong witness na ito, ikaw PNP official, you will... Yun. Saka ba't kayo ipapapatay ni Pastor? Pastor nga yan, paano kayo ipapapatay niya? Kung mamamatay tao si Pastor, hindi kayo titistigo dyan. Miski ako, mamamatay tao yan, titistigo ba ako dyan? Kung siya nek-nek nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Kasi kung mamamatay tao yan, ang dami pang pera niyan, titistigo ka pa, putya yan. Kahit saan lupalop ng Pilipinas, hahanapin ka niya, ipapapatay ka niya kung mamamatay tao yan.
Eh, alam niyong hindi, kaya nga tatapang niyo magsasalita dyan eh. Answer for it. Yan. Hindi yan sa supot. Gobyerno ang tawagin mo. Witness yan ng gobyerno. Kasi ang agrabyado dito, gobyerno, sige, protect. Hindi yan, magtago-tago ka ng supot. Sabihin mo si Akorda, Akorda, pati yung army. Si Browner, sabihin mo, pati ikaw, Jan. Oo, oh, no, di ba? So plain and simple. O ikaw, kung talagang alam mo na nagsasabi ka ng totoo at alam mo na hindi ka masusukol, eh hindi mo kailangan magtago. O yan, nahanap pa tayo ng balita. Ayan, lagi natin sinasabi mga bossing na tayo ay ayan, nakakalimot na tayo sa totoong issue. Saan ba ito nagsimula? Lahat ng gulo na ito nagsimula sa matanda na ito. Pati yung mga nangyayari kay Pastor, nagsimula yan dito kay PRD. Dahil sa kadaldalan ni PRD sa gikan sa masa, pati yung kay Siminay ngayon, pati si Pastor, naiayari na. Pero, totoo naman yun. Na si PRD talaga pinagmulan. Nagsimula yan yung sinabi niya na yung sa gikan sa masa na ang Congress ang the most rotten institution sa gobyerno. Sobrang bulok daw. Doon nagsimula yon. Tapos hinamon niya ang mga kongresista na maglabas ng kanilang COA Book of Accounts. So dahil doon, ayan, nagkalabo-labo, pati si Pastor gusto nila ipakulong. Yun lang naman ang sinimulaan yan, mga bossing, hanggang sa si Franz Castro. Gustong ipakulong to dahil na-threaten daw siya. Pogi naman nun, nung kalbo. Ang ganda ng pagkakaayos talaga ng gikan sa masa na yan, ha. Pantaki mo, nagsama-sama niya yung mga may tsura, buti nga wala si Banatbay dyan. Kung nandiyan dyan si Banatbay, apat na oras siyang gikan sa masa na yan, baka tumakas, napaka-fidgety pa naman nun. Oh, pakinggan natin to, yung punot dulo ng problema na kinakaharap ni Pastor Kibuloy ngayon. Go to court. Ano ah? Si Pastor sobrang bait, di nga nagagalit kay PRD. Ikaw naman kasi. Napakadaldal mo naman matanda ka, pati ako nadamay mo pa. Oh, di, pero kita ko si Pastor, best friend pa rin sila. Binigyan pa nga ni Pastor ng mga ari-arian. Ari-arian si PRD. Matakin mo ko, itatakbo ni PRRD yung mga ano na yan. Yung mga ari-arian ni Pastor, putya, yung bundok nyo. Yung Prayer Mountain, yung Glory Mountain. Putya, yung mga, yung kingdom, yung eskwelahan. Pag tinakbo ni PRRD yan, nyari kayo. Pero syempre, PRRD yan, napakautak talaga ni Pastor. Alam niya na i-freeze yung accounts niya. Yun na yung kasunod eh. Bago nyo pa ma-freeze, putya, wala na siyang ari-arian sa pangalan niya. Oh, ito, pasok. Go to the Supreme Court to compel COA to public. You cannot go to Congress. Hindi ka pakinggan doon. Pinayuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga Pilipino na dumulog sa Korte Suprema para manawagan sa Commission on Audit o COA na buksan ang Book of Accounts ng mga kongresista. Iyan ang sagot ni Duterte nang tanungin ng isang vlogger kung anong dapat gawin upang mapilitan ang mga kongresista na buksan ang kanilang mga libro. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin tumatalima ang mga kongresista sa hamon ni Duterte na... O nga, Franz Castro, may pakita niyo na yung gastos niyo kung saan bundok niyo dinala yung mga pera ninyo. Pakita niyo kung sa Tanay ba yan, sa Quezon, sa Laguna, sa Bicol... buksan ang kanilang libro at busisiin kung paano ginagamit ang pondo ng gobyerno. At para maging patas, handa rin si Duterte na isapubliko ang kanyang Book of Accounts noong siya ay naging presidente, mayor at congressman. But if you compel COA to open the books of all, including mine,
doon sa presidency ko years. O kaya tuloy. Ayan, nagsalita na si PRD. Tuloy, second reading. Wala na, binabawi na. Binabawi na yung prangkisa. Yari na yan. Tapos si Rizal Tiberos, pinadala na ng Shoko's order. Isali mo na para wala ng reklamo. Maski yung akin lang, yung panahon ko, isali na ninyo, open the book of yung accounts ng lahat ngayon. Isali na ninyo yung years ko na congressman ako, pati yung presidente ako. Buksan ninyo at ipublish natin. O, kita nyo? Kung siya pa mismo yung nagpipresenta? Kayo mga kongreso kailan? Proud namang ibinahagi ni Duterte ang pag-unlad ng Davao City noong kanyang termino at binigyan diin na kailangan talaga ito ng pondo. Sinong unang syudad sa buong Pilipinas nag-bloom way ahead? Na-overtake ka namin. Lahat. In terms of development, it's because you have to spend freely. Ani Duterte bilang mamamayan, karapatan daw na... Ang sinasabi niya is ang Davao hindi corrupt. Kaya progresibo ang Davao. Oh, tingnan niyo, Davao ang nauuna lahat ng kanilang kable papunta na sa ilalim ng lupa. Wala ka nang doon sa may bandaron, sa may poblasyon. Wala ka nang makikitang poste ng Meralco doon. Wala na. Nasa ilalim na yung mga kuryente nila. And by 2028, yun ang kanilang vision. Matanggal na lahat ng mga poste ng Meralco dyan sa Davao. Pangklase, sila pa lang yan, mga bossing. Natin na mag-demanda sa publiko kung saan ginagastos ang pondo ng gobyerno. Sabi nung ibang lugar sa Luzon, no? Eh sa kanila eh, tinatanggal pa lang din na yung poste. Panis sa amin yan, sa amin nga walang kuryente, wala talagang poste eh. Dahil pera ito ng taong bayan, normal lang din anyang maghinala kung saan napupunta ang pera ng bayan at kailangan ito sagutin ng mga public servants. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung... Ah, diba? Diyan nagsimula ang lahat, mga bossing. Diyan sa problema na yan. O, diyan sa mga kadaldalan ni PRD na yan. O, yan. Yan ang mga talagang ano. Ano pa ba? O, yan. Yung patungkol dun sa administrator. Administrator, di ba baka nagtatanong kayo kung ano ba talaga yung administrator na yan? Oo, so napag-usapan namin yan ng personal na ipaliwanag yan ni Pastor at ni PRRD at kung bakit nila ginawa yan. Sabi ko nga sa inyo, itong nangyayari ngayon is a game of who's the most, who can improvise. O sino yung pinakamatalino? Yes, tama yan, Dabawin niya. Pinakaunang may 911 sa Pilipinas, pre pa. Saan ka naman, di ba? Pero alam mo, Dabawin niya, papunta kami ng, ng airport. Ay, hindi, papunta kami ng Prayer Mountain. Hindi ba meron sa inyong, meron sa inyong speed limit, 60 kilometers? Pucha, may sumimplang pa. Isa yan sa, off the record yun, yung pinagkukwentuhan namin nila, Baste. Oh, mamaya pa, hindi pa naman tayo nagsisimula kay PRT nito. Oh, makwento ko lang, nakausap namin si Baste, sabi ko. Ang corny dito, sabi namin, nasaan na yung mga, boss, nagmumotor ka? Sabi namin kay Baste. Sabi niya, oo, dati nagmumotor ako, pero ngayon hindi na eh. Kasi nung nagbinata o nagdalaga na yung anak ko, sabi niya, hindi na ako nagmotor kasi delikado. Sabi niya. So, pero yung mga motor daw ng tatay mo, nasa iyo. Oo, nasa akin, nandun sa garahe ko. Kasi si Baste, hindi siya umalis sa tabi ng tatay niya. Ito yung bahay ng tatay niya, yung harap bahay ni Baste. Kumbaga, si Pulong tsaka si Inday, humiwalay, pero si Baste, talagang sa tatay yan. No? Daddy's boy daw talaga yan. Si Baste, si Pulong daw tsaka si Inday, talagang makananay. Ito daw si Baste, ay makatatay. Hindi daw niya talaga iniwanan yung kanyang tatay. So sabi namin, Mayor Baste, hindi naman kami titira dito. Gawa ng ang corny dito sa probinsya mo eh. Sabi niya, bakit? Galit siya eh, bakit? Sabi ko, ang corny dito, sir. 60 kilometers per hour lang yung
yung ano, yung takbo ng sasakyan dito, yung paano kami makakapagwalwal dito. Bawal naman. Sabi niya, well, ang ganda ng paliwanag niya kasi ganito yan. Kasi hindi naman ang problema yung buhay mo eh. Ang problema, yung buhay na madadamay dahil sa bilis ng takbo mo. O kasi kapag masyadong mabilis ang takbo, minsan ang namamatay naman yung mga taong nasa asagasaan mo, hindi naman ikaw na nakakasagasa eh. So para sa akin, di bali nang magalit kayo sa akin, basta ang importante is safe itong mga nakatira dito, pwede maglaro-laro yung mga bata dyan dahil dyan sa ordinansa na yan, eh okay na ako. Ang sabi pa nga ni Pastor, sabi pa nga ni Basti eh, na alam mo marami din namang galit sa akin dito. Kaya lang, wala akong pakialam sa kanila. Eh. Magalit sila sa akin, bahala sila sa buhay nila. Tinanong ko pa kay Basti, sabi ko, Mayor Basti, magaling ka pala mag-Tagalog, no? Eh kasi yung mga viewers namin, kapag piniplay namin yung iyong video sa mga content namin, eh nagagalit sila sa amin dahil syempre ako, di ako nakakaintindi Bisaya. Sila, hindi rin nakakaintindi. Yung mga viewers ko naman na nakakaintindi, napapagod naman sila mag, translate. Sabi ko, baka naman sa susunod, sir, yung mga speeches mo, puro puro Tagalog. Alam mo ba, inasar ako. Para sabi niyo sa akin, tanga ka ba, Boss Dada? Natural, nasa Davao tayo eh. Bisaya salita rito. Siyempre, magbibisaya ako. Tsaka nasa Cebu naman ako noong nakaraan. Siyempre, magbibisaya ako. Si Bisaya rin yun eh. Magaling naman ako mag-Tagalog. Nag-aral ako sa San Beda eh. Diyan ako nag-high school. Siyempre, si pag-usapang San Beda, si Coach Oli talaga. Ay, taga San Beda ka? Taga San Beda rin ako. Siyempre, go San Beda go sila eh. So, sinasabi ni Basti Duterte, magaling naman siyang mag-Tagalog. O kaya sabi niya sa akin, tanga ka ba, Boss Dada? Gunggung ka, Boss Dada? Eh natural, alam nga mag-Tagalog sa Dabao. Ano nila ako maintindihan? O tama nga naman. Bawal talaga magsigarilyo at speed limit. Ayun nga. Kaya sabi ko nga eh, Dabao is the new best city in the Philippines. In the Philippines. Oh, hindi ba? Hindi, kami na-witness din namin how disciplined ang Davaoenyo. Walang nagbubusi-busi na beep, beep, beep. Parang ganun. Dito sa Pilipinas, kaka-green pa lang ng ilaw, binubusi na ka na. Beep, 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 beep. Ano to? Jet fighter? Oh, Garski, di ba dito sa Pilipinas, mucha nakano kang ganyan, di ba? Red. Lalo na yung mga walang numero. Naantay mo mag-green yun. Siyempre, minsan malilingat kang konti. Kaka-green pa lang, wala pa isa segundo, binubusin na ka na sa likod mo. Beep! Tartado ka. Kaka-green lang ah. Anong gusto nyo? Oh, dito sa Pilipinas, dito sa Maynila, ganyan, doon sa Davao, yung mga sasakyan, walang singitan. Parang sinasabi nyo, mauna ka na. Mamadali ka masyado, walang agawan ng agawan, tsaka yung babaan ng babaan kung saan gusto bumaba, walang ganyan. Apakahusay. Ito, pakinggan natin yung pagiging administrator ni PRD bago tayo magtapos. Voluntaryo na inalok ni former President Rodrigo Duterte ang kanyang sarili para maging administrator ng mga pag-aari ng kongregasyon ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Iyan ang inihayag ng dating Pangulo nitong linggo kasama si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ at ilang sikat na vloggers. Ayon kay Duterte, dahil sa mga pinagdadaanan ni Pastor Apollo ngayon, inalok niya ang pagpapatakbo sa mga ari-arian ng kingdom maliban na nga lang sa paghawak ng pera. The present rumblings, I would say, would maybe distract the pastor from the day-to-day operations. Hindi niya matanong. So, it was I who offered na pastor, in the meantime that you are trying to figure out the things which you have to do or say regarding this present whatever, it might be legal, it might be anything else, ako na muna ang magpatakbo. I offered to take his place.
Alam na ni Duterte, no? So si Duterte pala nag-offer. Sabi ni Duterte, nako. O tiyan, mga ganitong tinatakbo ng, ano, ng sitwasyon. Tevez yan. Oo, oh, Tevez ka talaga. Ano pa panong Tevez? Terorista ako? Hindi. Pero gagawin ng mga yan, freeze yung assets mo at papasukin ka ng AMLAC. I-freeze ng AMLAC yung iyong mga assets. O kaya kung ako sa'yo, ano pa ba yung mga nasa yung mga ano mga pangalan? Wala na talaga, pero malamang sa malamang silipin nila yung simbahan. Yung ari-arian ng simbahan. O ganun ba? O ibigay mo sa akin. Ako na ngayon ang may-ari, ang administrator nitong mga ari-arian. Tingnan natin kung isequester pa nila yan. Wala nga yan, sinisequester nyo na yung mga ari-arian ni Pastor. Hindi nyo pa nasisequester yung mga ari-arian ng mga dati pang mga nagnako sa bayan, ha? I-supervise ko lang, punta ko doon sa Glory Mountain. Ayun, tama, narinig nyo pala yun, walang iya, oh. Oh, sabi ni ano, sabi ni Basti, oh. Boss, sabi ko, Mayor, pagka nasa Manila ka, nagsalita ka doon kasi pupunta daw siya, eh. Pag nagsalita ka sa Manila, Mayor, eh, magtagalog ka. Sabi niya, alangan. Alangan, eh, magbisaya ako doon, hindi na ako naiintindihan. Yung ang nagbisaya dito, nasa Dabaw, eh. Mas ano ako, sabi niya, mas kumpiyansa ako magsalita ng Tagalog kaysa sa English. Oo, Tagalog, Bisaya ako. Oo, eh, kasi kapag nag-aral man ako sa ano, nag-aral man ako sa San Beda ba? Gurong daming girlfriend nito ni Basti sa San Beda, ang pogi eh. Eh, San Beda, wala palang babae dun, no? Hello, Mercedita, Mercedita Kalunod, salamat po sa pagpapamember, ha? Mabuhay ka. Sige, tuloy na natin to para makatulog na tayo pare-parehas. Tignan ko yung mga trabaho, yung bulaklak na well-tended, nag-bloom to make people happy. Except the finances sa pagpatakbo, kung anong patakbo ng pera. Sabi ni Eileen, nakakapag-Tagalog mga tao sa Dabao pag-Tagalog. Actually, pag alam daw nila na Bisaya ka, putang ina kay tag-English, tag-Espanyol, nagtatagalog ka, bibisayain ka daw nila. Yan ang sinabi ni Basti. Eh, kung halimbawa, may kaibigan ako. Alam kong Bisaya. O, puta, kahit magtagalog siya, bibisayain ko siya. Bakit ko papahirapan yung sarili ko? Siya nagpunta rito. Ilayo mo ako dyan. Dito lang ako sa mga properties to see to it that it is preserved well for the congregation na magamit ninyo habang panahon the building. Mercedita, Mercedita Kalunod. Naku, maraming salamat. Nakakalunod naman yan. Maraming maraming salamat sa iyo, Ma'am Mercedita. Mabuhay ka at more blessings po from you. Or for you. Mabuhay ka. God bless. It's the properties which the kingdom owns. Isa rin anyang pagtanaw ng utang na loob ang hakbang na ito dahil sa lahat ng naitulong ni Pastor Apollo at ng kingdom sa kanya at kanyang pamilya sa mahigit 3 dekada nilang pagkakaibigan. Eh, kaya naman sinisilip. Buhay ni... Sorry. Kaya naman sinisilip, mga bossing. Kaya naman sinisilip ni ano, ni ano to? All reactions. Ano sinasabi nito? Ano ko? Remove from stage. Ano yan? Ay, napindot ako. Hindi nyo naman nakikita yan. Ay, ano ba yan? Ayan, okay na wala na. Ayun, nawala tuloy ako kung ano yung sasabihin ko. Ayun, sinasabi ni Claire, ano, ni Attorney Claire, yung sinabi kasi nito ni Pastor na lahat ng mga kaso ko, ang nag-aasikaso, si PRD. Oh, so parang sinasabi na nilalagyan nila yun ng malisya na ever since si PRD, tinutulungan niya na si Pastor. Eh, kaibigan niya nga eh. Bakit hindi mo tutulungan? Tsaka ano ba yung mga kaso ni Pastor? Ang mga kaso ni Pastor patungkol dun sa land conversion, mga ganun. Nakakamatay ng tao ba yun? Inupa naman niya yan? Di ba buti sana kung hindi niya lupa yan? O kumbaga parang lumalabas agricultural land yan tapos kinonvert niya into residential. Kasi nga yung Prayer Mountain pa nung una. Tapos ayan nga, yung Glory Mountain. Eh, isa sa kanya yan eh. O, so, anong gagawin niya dyan? Tititigan niya yan.
So sinasabi ni Claire, eh dapat hindi mo kinukonsinte yung kaibigan mo na may kasalanan sa batas. Kahit na magkaibigan ka, putang ina, kung ang kaso niya, pumatay siya ng tao, nanloko siya ng tao, nanggahasa siya, talagang totoong nanggahasa siya, kaya lang may pagtanggol ni PRD. Sabi ko nga sa inyo, kung tarantado to si Pastor, pinapatay na ni PRD yan. Knowing na sinasabi ninyo, let's say, for the sake of conversation, yung sinasabi ninyong Davao Death Squad, kung totoo na may Davao Death Squad sa Davao at paniwalang-paniwala yan, sila De Lima, sila Ontiveros, sila Trillanes, kung totoo may Davao Death Squad, at lahat ng mga nangamatay dyan sa Davao ng mga masasamang tao ay pinatay ng Davao Death Squad at nila PRD, eh kung si Pastor Kibuloy sa tagal na nila magkakilala, rapist to, tapos sa kung ano-ano pang mga ginagawang kabulastugan nito, maniwala kayo, hindi natatagal si Pastor, si PRD mismo magpapapatay sa kanya. Eh hindi, magkaibigan pa sila. Galit nga si PRD sa mga abusado eh. Galit nga si PRD sa kriminal eh. Galit nga si PRD sa masama ugali. Ba't magkaibigan pa rin sila ngayon? Diyos ko po. Yun na lang yung logic na susundan ninyo. Si Attorney Claire. Eh yung kaso naman ni Pastor, kahit na may kulong yun, hindi naman yun karumal-dumal na krimen. So miski ako, kung halimbawa, abogado ko, kaibigan ko yan, si Pastor, nakita ko naman na wala siyang masamang ginawa, lupa naman niya yun. Pinaganda naman niya, sana ko pinapangit niya. Eh pinaganda naman niya, nagagalit kayo, na pinaganda ni Pastor yung Glory Mountain, at saka yung Prayer Mountain, anak ng Toklay kayo, tingnan niyo sa Bohol. Sa Chocolate Hills natin, sa Pagitan, may mga swimming pool na animal na yan. Oo, Diyos ko, hindi ko maintindihan sa mga to. Ako, sa totoo lang ha, kung ako ganyang kaso, abogado ako, congressman ako, mayor ako, tutunungan ko yan. Uso sa Pilipinas yung padrino system. Style nyo bulok, pag nahuli nga kayo ng MMDA, tawag kayo ng tawag kung kani-kanino mga pulis na kilala nyo, mga hayop kayo. Tapos, kunyari, manlilinis ninyo, hindi kayo mga hipokrito. Hulihin mo yan. Hulihin mo yan si Attorney Claire. Hulihin mo yan sa violation sa kalsada. Pustahan tayo din yan, ibibigay yung lisensya niyan. Tatawagan yan lahat na mga kilala niyan na malalaking tao. Hindi lang siya mahuli. Tama, hindi. Ako, ginagawa ko yan eh. Ako, pag nauhuli ako, ganun eh. Lahat tinatawagan ko kahit ayaw naman akong kausapin eh. Tanyo bulok, hindi tayo perfecto. Huwag kayong magmalinis, ha? Sige, diretso. Eh, Pastor yan eh. It's not even a hobby or a habit for him. It's his life. It is his essence ng pagkatao niya. So, inaalagaan ko lang mo. Kung wala siya dito at magkaroon siya ng problema, it would take him time to be in Manila or somewhere else. Walang drama itong pagsasama ko kay Pastor. Hmm. Totohanan ito. And I will, stake my life and honor sa commitment ko sa kanya. Hanap, BRD! Sana yung mga kaibigan mo dati ganyan din sa'yo. Sa nakikita ko, parang si Robin lang yung lumalaban. O bakit kaya PRD, yung mga dating nakadikit sa'yo, ang babait? Ginugulpi na kayo ni Pastor, hindi pa sila mga nagsasalita. Ito ha, pasensya na Senator Bongo ha. Senator ba to? Pero kayo yung pinatatamaan ko ha. Hindi po enough. Hindi enough na marinig lang natin once in a while na suportado nyo sila. Hindi enough, ipakita ninyo. Ipakita po ninyo na ang suporta ninyo kay Pastor Kibuloy at kay PRD ay hanggang huli, hindi yung kapag nandiyan lang siya. Baka mamaya niyan, pagka si PRD, hindi na kayang magsalita, hindi na kayang bumangon, hindi nyo na mabisita. Pasensya na, dito sa channel natin, ha, ang tama, papalakpakan natin, ang mali, babanatan natin. Bagamat nagsasabi naman sila ng kanilang pagsama, pagsuporta dito sa dalawa, pero sa nakikita natin, ang lumalaban lang talaga at nagpapakita ng suporta si Robin Padilla, si PRRD at saka yan si Pastor, tatlo sila.
Parang tatlo na lang sila na lumalaban. Nasaan na kayo? Yung mga dating gumamit sa pangalan ni PRD para magsipagsikatan kayo at ngayon na nagsipagpanalo kayo, nasaan na kayo? Ba't nawawala kayo? O Mark Villar, nasaan ka na? O si Senator Bato, nasaan ka? Senator Bongo, alam ko busy ka, pero maglaan kayo ng panahon para kay PRD tsaka kay Pastor Kibuloy. Ang tanda na ng dalawang yan, no? Matakin mo, ang tanda na ng dalawang yan, silang dalawa na nakikipagbakbakan. O, pasensya na ha, sa mga followers nitong mga senador natin na, yes, si Alan Peter Cayetano, nasaan ka na? Sino pa? Si Tolentino, matapang din yan. Pero hindi naman yan talaga DDS eh. Yan, si Erwin Tulpo. Erwin Tulpo, nasaan ka na? Di ba DDS ka? Diehard ka? Mura ka pa nga ng mura dati sa ano mo, para kang ako. Kapag nagbabalita ka nun sa PTV4. Asan na? Bakit ginaganito na yung mga kaibigan ninyo? Kayo walang imik. Samantalang, madami naman na itulong sa inyo. Hindi naman yung matanda ang naniningil. Ang naniningil kami. Kasi kayo yung nandiyan dyan sa kapangyarihan. Kaya nga kayo nandiyan dyan para maprotektahan nyo si tatay. Oh, buti pa si Speaker Representative Alvarez. Ha? Tinan mo, nagkaroon to ng alitan. Nagkaroon ng alitan si PRD at saka si Angelis. Si Alvarez dahil dun sa pangaagaw ni Gloria nung posisyon niyang speaker. Diba nung panahon ni PRD? Oh, nagalit yan, pero tingnan mo, suportado niya si Pastor, suportado niya si PRD. Salpanelo, natalo na't lahat. Nandiyan dyan pa rin sa tabi ni PRD. Si Harry Roque, alam na natin na nangangampanya yun. Oh, tsaka yung iba pa mga nagsasalita dyan. Pero po yan na medyo nalungkot lang ako ng bahagya nung nabigla akong nakita si Bato sa stage nung nandoon na din si PRD. Pero nung mga araw na wala si PRD, wala siya dun. Oh, Boss Dada, back up sila. Pero sana hindi pa huli para doon. Yun na nga eh. Hindi, dapat ngayon pala magpakita na sila ng show of force na kagad na huwag niyong kakanain tong dalawa, pati kami kalaban niyo. Ganun, hindi eh. Parang, ay teka, mainit sila. Alis muna tayo, motor muna tayo. Parang ganun eh. Kaya hindi kayo sinusundan eh. Sa Senado eh. Kaya walang sumusunod sa inyo kasi wala na eh. Parang pinakikita niyo, hindi na kayo suporta doon sa matanda. Kawawa naman. Anyways, yun lang ang masasabi. Si Robin, kaibigan ni BBM, pero tama. Kaibigan ni BBM, pero nandigan siya para kay PRD at PACQ. Diba katikit pa nila si Robin? Ganyan yan. Kasi hindi naman ibig sabihin, yung mga dating kalyado ni PRD ha, hindi ibig sabihin na kapag ka sumaid kayo kay PRD, galit na kayo kay Bongbong. Hindi naman, wala naman pakialam si Bongbong sa pinag-aawayan ng mga yan ngayon. Oo, kayo talaga oh. Tama yung sinabi ni Dabawi niya. O sige, tuloy. Yan ang utang na loob para malaman ninyo. Narinig nyo, ganyan ang utang na loob. O pinariringgan na kayo. Kayong mga natulungan ni PRD, tumanaw naman kayo ng utang na loob. Tumanaw naman kayo, si PRD nga tanda-tanda na hindi iniiwanan si Kibuloy. Hindi na halos makalakad dyan. Nanginginig na pag kayong galing sa upo tapos tatayo, hirap na yung matanda. Oo, pero kita mo yung suporta niya, hindi niya talaga pinababayaan si Pastor Kibuloy. Sigurado ako natulungan din kayo niyan. At sigurado ako for some time naging spiritual advisor niyo rin yan si Pastor. Eh, baka naman. Magpakita kayo ng konting grit, konting galit, konting gigil. Puro kayo mga trapo eh. Sabi ko nga sa inyo, akala ko talaga babaguhin nyo ang Senado. Nung napunta kayo dyan, ikaw, kayong dalawa, Bato, Bongo, Robin, si Mark Villar, sino pa may mga nanalo? Si Rapi Tulpo. Akala ko talaga babaguhin nyo yung Senado. Kasi matagal na ang Senado natin, pinamumunuan ng mga dilawan.
So akala ko nung nanalo kayo, babaguhin nyo yung Senado, baliktad mga boss. Sila, kayo ang binago ng Senado. Kayo ang na-institutionalized. Oh, kaya nananawagan kami, hindi pa po uli ang lahat. Ipakita natin yung mga tao, walang bayad. Nandiyan dyan, siyam na araw na, pitong araw, walong araw na nag-prayer rally dyan. Baka naman kayong mga ibinoto ng taong bayan na mga kaalyado ni PRD. Kasi, Mato, mananalo ka ba kung hindi ka naging PNP chief ni PRD? Bongo! Hindi kami mananalo kung hindi dahil sa... Ano, dahil kay PRD, ang ibig natin sabihin, oo, maramang sa, ano ka ba, Boss Dada, silent ano kami? Parang sa'yo, may silent viewer. Oo, silent support kami. Hindi pwede yung silent support. Kasi pag sumilent support ka, ibig sabihin, takot ka. May pinapangalagaan kang image, puta, inaaway na yung kalahi ninyo, kaprobinsya ninyo. Eh, pinababayaan nyo lang. Tama, So Gaming, imbis na baguhin nila yung Senado, sila ang nagbago. Oo, oh, hindi. Ako, yun ay akin ang aking opinion lamang. Hindi ko naman sinasabi na sila yung mga masasamang tao at mga kurakot. Eh siguro, ganun talaga ang buhay. Siguro talagang kapag ka nasa kapangyarihan ka, medyo nakakalimot ka na sa mga dati mong advokasya. Pero katulad ng sinasabi natin, si Robin Padilla, nag-iisa sa ngayon yung talagang nakikita natin na palaban at walang pakialam. Sabi ko nga sa'yo, si Robin Padilla, nothing to lose. Robin Padilla, hindi naman siya sugapa sa kayamanan. Di siya sugapa sa atensyon, putay, mula pa kabata yan hanggang ngayon. Crush ng kababaihan yan. So wala na siyang pakialam whether magalit sa kanya yung majority ng mga Pilipino. Basta ang sa kanya, ginagawa niya yung tama. Ginagawa niya yung sa tingin niya, sa prinsipyo niya ay tama. O, di ba? Or pwede rin na baka si PRD nagsabi na magulo ngayon, wag na kayong makihalo. Dumistansya kayo kasi baka bumagsak ako so madamay pa kayo. Pero ako, kung ako, totoong kaibigan, pag sinabihan ako na gano'n, na hindi, putya, hindi kita iwanan. Diba? Kasi baka mamaya sinabi, hindi, wag na kayo, ano, lumayo na kayo sa amin para, kami na lang dalawa ni Kibuloy, lumayo na kayo para hindi kayo, ano, hindi kayo madamay. Tapos sabi, ah, talaga? O sige, ingat kayo. Baka gano'n na nangyari. Pero sa kung ako yun, sabi ko, hindi, hindi tayo mag-iwanan, dito lang tayo. Tapos pag sabog, boom, takbo agad ako mabilis. Ayon naman kay Pastor Apollo, malaki rin ang utang na loob ng kingdom sa dating Pangulo. Ibinahagi ng butihing pastor na maraming pinagdaanan ng kanyang kongregasyon habang ito ay umuusbong pa lamang at si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang siyang tumulong upang maresolba ang mga problemang ito. Ako ang kingdom, malaki din ang utang na loob kay Mayor. Hindi, napakaganda ng sinabi na to ni Aileen. No? Sabi niyo, nasaktan ako sa sinabi mo na pinaalala mo na yung mga tao na gumamit kay PRD tapos tahimik ang buhay nila ngayon, si PRD matanda na. Ina, totoo yan. Napabura ako. Tingnan mo ha. Narinig ko yan eh. Lumabas yan sa bibig ni Madam Hanilit eh, nung kausap namin siya. Sabi niya, ang tanda na ng asawa ko. Binuhos niya lahat ng kanyang makakaya. Lumaki, sabi nga nila, lumaki sila basti na parang wala silang tatay dahil sa pagmamahal ni PRD sa bayan. Nung mayor pa lang siya, halos hindi yan umuwi ng bahay dahil nga sa sobrang dami ng trabaho sa munisipyo. Bukod sa madami siyang chicks, eh madaming trabaho sa munisipyo. Eh nung time na yon si Basti yung bunso. Si Basti yung pinakabata. Siyempre, siya yung, alam mo yun, naghahanap ng aruga ng tatay. So talaga naman mga bossing na si PRD, ibinuhos niya lahat ng lakas niya para sa bayan. Tapos gumawa siya ng mabuti para sa bayan. Diba? Ang dami niyang inakay. Sabi nga sa iyo eh, sabi ni PRD yan, na nung sila daw papunta ng Davao, hindi mali, nung sila daw nanalo sa eleksyon, papunta sila ng Malacanang, ang dami daw nila. Sobrang dami daw nila. Halos hindi daw sila magkasya sa sanlibutan, sa sobrang dami nila. Tapos daw, nung paalis na sila ng Malacanang, palapit daw ng palapit yung kanilang pagtatapos ng kanilang termino. Paunti na daw sila ng paunti. Oo, kaya nakakaawa talaga. Ako, awang-awa ako sa dalawang to. Ang tanda na nito. Ang tanda na nitong dalawang to. Si Pastor Kibuloy, 74 na. Tapos parang sa ngayon, dalawa lang sila na lumalaban. Dalawa lang sila na lumalaban para sa bayan. Ako. Awawa.
Kinawawa nyo masyado, ginamit nyo ng gusto si PRD. Mahiya-hiya kayo sa mga ano ninyo, pinaggagawa ninyo dyan. Kasi habang lumalaki tayo, nagkaroon tayo ng marami ding problema. Unang-una, itong property na to, which is 30 hectares, sa panahon ni ERAP, this is supposed to be sequestered by the government for the airport. Itong buo. Sabi ni Mayor, wag. O di napigilan yung presidente at nanatili ang kingdom. Nandito ngayon. Yung pangalawa, yung Prayer Mountain, nagkaroon din tayo ng problema doon about conversion. Ito na yung kinontent. Ito na yung kinontent ni Claire. Dapat ito kinuha mo, mas malinaw. Kaya lang, ang daming logo ni ano eh, ni SM9, ni DZAR eh. Hindi niya mailalagay yung pangalan niya dyan. Dinimanda ako ng ano, ng illegal conversion of land. Hindi ko naman alam ang batas na yun. Illegal conversion of land? May pinatay siyang tao? May ginutom siyang tao? Meron siya ninakawan ng lupa? Eh, lupa niya yan eh. Anong gawin niya dyan? So long as mare-restore niya yung mga tinanggal niyang mga puno, pinalitan niya, okay yan. Mabibilanggo ako ng 6 years kung convicted. Si Mayor din ang lumakad noon. Nagtiis siya lumakad at pinuntahan ang lahat ng mga dapat puntahan. And I was on the brink of being... Again ha, pag sinabi mong nilakad, pinuntahan yung dapat puntahan, si PRD lagi yan nasa legal. Kapag alam niya na yung ginawa mo dyan legal, go tayo dyan. Para sa simbahan eh. Para sa Kingdom of Jesus Christ eh. Para sa Panginoon eh. Go tayo dyan. Pero kapag ang ginawa mo ay karumal-dumal na krimen, ta ikaw ay kumitil ng buhay, ikaw ay nagbenta ng droga, ikaw ay ganito, ganyan, eh sigurado ako si PRRD mismo papatay sa'yo. Kaya the fact na hanggang ngayon magkaibigan pa rin sila, na hanggang ngayon magkasama pa rin sila at talikuran nilang binalabanan lahat ng mga bumabaril, sumusuntok, tumatadyak sa kanila. Dati ang dami nila, ngayon dadalawa na lang sila na magkatalikod na lumalaban sa lahat ng mga kaliwat kanang mga atake. Oh, di ba? Magkaibigan pa rin sila hanggang ngayon. Eh, kung masamang tao si Pastor, baka hindi na umabot ng 50 yan. Pinaligpit na ni PRRD yan. Kung totoo yung sinasabi ninyo na si PRD, lahat na lang na kriminal dyan sa Davao, eh, pinapatay. Ano? Put to jail. And Mayor was there. So, yun ang tulong niya. And also, on many occasions sa Glory Mountain, nagkaroon din ako ng issue doon sa mga NPA, sa mga katutubo na niloko ng mga NPA. Eh, Mayor, without telling me, pumunta siya doon sa mga concern ng mga katutubo at inapis niya sila na hindi ganyan si Pastor, hindi ganun ang intensyon natin. Hanggang nagkasundo na kami ngayon, may peace na kami. Kaya ginawa pa nga akong dato pamulingan ng mga katutubo nating kapatid. Ano? O ganun si PRRD. Ganyan si PRD. Ganyan yung sinasabing nilakad niya. Kumbaga, peacefully, ginagamit niya yung kanyang isip at yung kanyang charm para kausapin lahat ng mga pwede ko. Sabi, baka naman pwede, maganda naman yung gagawin niya doon. Hindi naman siya gagawa ng cabaret doon. Hindi naman, alam ni PRD na kaya niyang kausapin yung mga tamang ahensya kasi nga hindi naman masama yung gagawin ni Pastor eh. Hindi naman siya magpapatayo ng kasino doon. Hindi naman siya magpapatayo ng bahay aliwan doon, ng cabaret, ng sauna bat doon. Diba? Hindi naman niya gagawin yun. So, ilalakad ko talaga yan. O, kita mo naman, nilakad ni PRD. Ang tanong, Claire. O, Claire Castro, ang tanong. Anong nangyari doon sa mga lugar na dinevelop ni Pastor? Diba ang ganda-ganda na? O, hindi ba? Dahil dyan sa Prayer Mountain na yan at saka sa ano, dahil dyan sa Glory Mountain, nagkaroon ng kalsada dyan. O, si Pastor ang nagmakaawa daw sa mga senador para magkaroon ng mga kalsada dyan. O, kita mo, di nagkaroon ng kalsada dyan. Ay, kayo talaga, o. Oh. Makapag-ano kayo, makapag-content kayo, basta lang kayo may makontent, eh. Ano nyo na?